Diyos ng digmaan Azura, Kabanata 461, sino ang nasa ibaba? Ikumpara, ang mga salita ni Xingju ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Lahat sila ay nagdududa kay Xingju dahil ang mga salita ni Xingju ay puno ng hindi nakukuhang paghamak. Hindi sila nang ahas na maniwala na ang isang mortal mula sa Sky Marshall Continent ay magiging mayabang. Brat, gusto mo na ba matay? Lalong galit na galit ang matipunong lalaki na nakatayo na. Bagamat hindi siya nanggaling sa kontinente na nasa tuktok ng ranggo, hindi rin siya mula sa ibaba. Kaya sa kanyang opinyon, ang mga salita ni Xingju ay isang kahihiyan lamang. Ano? Maglakas ba kayo? Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, hindi pinansin ni Xingju ang mga salita ng matipunong lalaki at tumingin ng diretso sa dalawa pang mortal sa likod ng matipunong lalaki. Hindi maglakas loob. Anong biro? Brother Zhao, dahil nangangati ang brat na ito sa pambubugbog, tulungan na lang natin siya at ipaalam sa kanya kung gaano kataas ang langit. Ang mga salita ni Xingju ay malinaw na lubos na ikinagalit ng dalawa pang mortal. Habang nag-uusap sila, nakarating na silang dalawa sa tabi ng matipunong lalaki at nagpalitan ng tingin. Kung titignan, parang magkakilala na silang tatlo noon at dapat sa iisang kontinente. Isa pa, sa paraan ng pag-arte nilang tatlo, parang hindi nila binalak na turuan lang ng leksyon si Xingju. Xingju. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Uncle Pang ay masasabing lubhang hindi magandang tingnan. Kahit na ang isang tanga ay nakikita na ang sitwasyon ay hindi maganda. Sa sandaling ito, gustong-gusto niyang ibuka ang kanyang bibig at pigilan si Xingju, ngunit dahil sa banta ng tatlong usher, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nakatingin lang siya kay Xingju nang nagsusumamong tingin, na nagpapahiwatig na hindi dapat makipagkompetensya si Xingju sa kanilang tatlo. Tito Pang, ngayon ay personal kong ipakikita sa iyo kung anong antas na ang mga mortal mula sa Sky Marshall Continent. Nang makasalubong ang tingin ni Uncle Pang, ngumiti si Xingju at tinapik ang kanyang balikat. Pagkatapos, sa ilalim ng nag-aalala at hindi mapakali na tingin ni Tio Pang, naglakad siya patungo sa gitna ng patio. Bang! Habang naglalakad si Xingju papunta sa gitna ng courtyard, nakarinig siya ng mahinang putok na tunog. Ang matipunong lalaki, na matagal nang nagtitiis, ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong at nanguna upang sumugod patungo kay Xingju. Bagamat medyo mabigat ang pigirya ng matipunong lalaking ito, hindi naman mabagal ang kanyang takbo. Para siyang cheetah na tumatakbo sa gubat, at nang tumakbo siya, may sumabog na tunog ng hangin. Brat, mamatay ka, sinabayan ng galit na galit, ang matipunong lalaki ay nakarating na sa harap ni Xingju. Itinaas niya ang kanyang mga braso at hindi mabilang na mga anino ng kamao, na sinamahan ng bagzo ng hangin, na humampas kay Xingju mula sa lahat ng direksyon. Napakalakas. Bagamat tila simple ang pag-atake ng matipunong lalaki, parehong pambihira ang kanyang bilis at lakas. Maging si Uncle Pang at ang tatlong usher, na nakarating na sa intermediate level ng Battle Saint, ay nabigla dito. Kahit na si Uncle Pang at ang iba pa ay isang antas na mas mataas kaysa kay Xingju, pagdating sa mga diskarte sa labanan at aktwal na lakas ng pakikipaglaban, sila ay mas mababa sa mga ordinaryong tao tulad ni Xingju. Bukod dito, maging sila ay nakaramdam ng pananakot sa pag-atake ng matipunong lalaking ito. Sa sandaling ito, si Uncle Pang, na nag-aalala na kay Xingju, ay namutla na. Hehe. Gayunpaman, kumpara sa pag-aalala ni Uncle Pang, ang ibang mga usher at ang dalawa na hindi pa nakakagalaw ay natutuwa sa kasawian ni Xingju. Hindi na nila hinintay na lampoy ng matipunong lalaki si Xingju ng isang suntok para hindi na siya makasali sa assessment ng Divine Secret Battalion. Sup, nag-aatubili ka bang gamitin ang Battle Chimo? Sa pagharap sa direktang pisikal na pag-atake ng matipunong lalaki, umiling si Xingju sa pagkabagot. Kahit na ang pag-atake ng matipunong lalaki ay tila airtight, sa mga mata ni Xingju, ito ay puno ng mga butas at hindi makatiis ng kahit isang suntok. Kung ang matipunong lalaki ay gumamit ng isang killing move, Xingju ay magiging mas tawili-wili ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay mag-aatubili na gumamit ng isang martial technique at direktang gamitin ang kanyang pisikal na katawan upang labanan si Xingju. Mahuhulaan din ni Xingju ang dahilan kung bakit ayaw gumamit ng martial technique ang matipunong lalaki. Sa kontinente ng Azura, walang battle chi para matanggap nila. Bukod dito, ang martial technique ay umasa sa battle chi. Sa makatuwid, upang mapanatili ang kanyang lakas, pinili niyang gamitin ang pinakadirektang pisikal na pag-atake. Gayunpaman, ito rin ang dahilan kung bakit siya nakaranas ng matinding pagtatalo. Sirain. Biglang kinuyam ni Xingju ang isa niyang kamao at marahas na sinuntok. Ang bilis niya ay parang kidlat na tumatama sa kalangitan. Sa isang nakakatakot na puwersa, diretso niyang inatake ang matipunong lalaki. Boom! Masyadong mabilis ang bilis ni Xingju. Walang malinaw na nakakakita sa pag-atake ni Xingju. Sa oras na nag-react sila, pinalipad na ang matipunong lalaki na may kahangahangang aura. Bang! Ah, ang kamay ko! Ang lakas ng suntok ni Xingju ay hindi dapat maliitin. Ang matipunong lalaki, na not a man, ay pinalipad ng ilang metro ang layo bago bumagsak ng husto sa lupa. Nagsimula siyang gamulong pabalik-balik habang siya ay napaungol ng masakit. Sa sandaling ito, ang balat sa kanyang mga kamao ay nahati, na nagpapakita ng mga puting buto ng kanyang mga kamay. Brat, napakawalan dia mo.
Nang makita ang matipunong lalaki sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, ang dalawa pang lalaki ay lalong nagalit. Habang nagsasalita sila, ang ibabaw ng kanilang mga katawan ay nagsimulang magbuga ng makapal na madilim na pulang battle chi. Tila ipapakita nila ang kanilang tunay na lakas. Swoosh! Ngayon mo lang ba gagamitin ang ultimate move mo? Huli na, gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay noong gagamitin na nila ang kanilang martial technique, isang blur lang ang kanilang nakita sa kanilang harapan. Ito ang taong gusto nilang harapin, si Xingju. Babagsak ka para sa akin. Ipinakalat ni Xingju ang Soul Devouring Art. Ang kanyang bilis at lakas ay higit pa sa isang ordinaryong tao. Sa pag-indayog ng kanyang mga braso, dalawang malalakas na kamao ang sabay na pumutok. Sa dalawang kislap ng puting liwanag, ang dibdib ng dalawang lalaki ay lubhang nasugatan. Uchi. Dalawang daloy ng dugo ang nag-spray sa hangin habang pinalipad ang katawan ng dalawang lalaki. Sa oras na mag-react si Uncle Pang at ang iba pa ay bumagsak na silang dalawa sa tabi ng matipunong lalaki. Ito. Masyadong mabilis ang eksena sa harap nila, na naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Uncle Pang at ng tatlong guide. Sa tatlong mortal, isa ang nabali ang mga palad, na nagpapakita ng mga puting buto ng kanyang mga kamay. Ang dalawa pa ay may dugong tumutulo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Ang mga mukha nila ay kasing putla ng papel. Ito ay malinaw na sila ay dumanas ng malubhang panloob na pinsala. Sa sandaling ito, nawalan na silang tatlo ng kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, natalo ni Xingju silang tatlo sa ganoong bilis na may parehong antas ng lakas. Ito ay isang bagay na hindi pa nakita ni Uncle Pang at ng iba pa. Sa sandaling ito, tulalo silang lahat habang nakatitig sa eksenang nasa harapan nila, nawalan ng dapat gawin. Tito Pang, nakilala mo na ang dati mong kaibigan. Terena, sandaling ito, bahagyang ipinalakpak ni Xingju ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng courtyard house. Xingju, ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, natigilan si Uncle Pang. Sa oras na mag-react siya, lumabas na ng pinto si Xingju. Kaya naman, wala siyang oras para magtanong at agad na hinabol si Xingju. Nang makitang aalis na sina Xingju at Uncle Pang, galit na sumigaw ang tatlong usher. Pangsan, sinulsalan mo ang mga mortal at sinaktan mo ng husto ang mga mortal na inatas ang i-escort namin. At ngayon, gusto mong umalis ng ganoon na lang. Tulad ni Uncle Pang, lahat sila ay mga karaniwang tao ng Starfall Empire. Upang makuha ang gawain ng pag-escort ng mga tao, naglagay sila ng maraming pagsisikap. Ang tatlong mortal na malubhang nasugatan ni Xingju ay ang kanilang pag-asa na yumaman. Ngayon na sila ay pinalo sa ganoong kalagayan ni Xingju, ang kanilang mga puso ay sumakit. Natural, hindi sila papayag na umalis sina Uncle Pang at Xingju ng ganun-ganun lang. Gayunpaman, mayroong isang tuntunin sa imperyo na ang pag-atake sa mga mortal ay isang krimen na may parusang kamatayan. Kaya naman kay Tio Pang lang nila nailabas ang kanilang galit. Ito. Sa pagharap sa pagtatanong ng tatlo, hindi napigilan ang katawan ni Uncle Pang na manginig ng husto. Tuloy-tuloy na tumutulo mula sa kanyang noo ang mga butil ng pawis na kasing laki ng butil. Sa sandaling ito, masasabing tuluyan na siyang tinatakot sa kanilang tatlo. Hindi bagay sa akin ang tatlo mong escorted mortal together. Kung sa tingin mo na ito ay isang maluwalhating bagay, maaari mong magpatuloy at ipahayag ito. Hindi ka namin pipigilan. Sa sandaling ito, lumingon si Xingju at nagsalita ng walang pakialam. Pagkatapos, nang hindi man lang tumitingin sa mga ekspresyon ng tatlo, inakay niya si Uncle Pang patungo sa gitna ng county. Sa pagkakataong ito, hindi ibinuka ng tatlong gabay ang kanilang mga bibig para pigilan sila. Sa halip, mahigpit nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao at nagngangalit ang kanilang mga ngipin habang tinitingnan ang unti-unting nawawalang figure ni na Xingju at Tito Pang. Ipinakita ng kanilang nanginginig na mga mukha kung gaano sila ayaw sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na pigilan si na Xingju at Uncle Pang dahil tama si Xingju. Kung ihahayag nila ang bagay na ito, sila ang higit na magdurusa. Dahil kung talagang nalaman ng Secret Battalion na napakahina ng mga mortal na ini-escort nila, baka hindi pa sila kwalipikadong mag-apply sa assessment. Sa oras na iyon, ang mga natamo ay hindi makakabawi sa mga pagkalugi. Sa makatuwid, sa sandaling ito, maaari lamang nilang lunukan ang kanilang galit at magdusa sa katahimikan. Sai. Hindi napigilan ng tatlong usher na magpakawala ng mahabang buntong hininga nang lumingon sila para tingnan ang tatlong mortal na nakahandusay sa lupa. Sa sandaling ito, labis silang nagsisisi. Noong una, gusto nilang gamitin ang mga pambihirang mortal na ito para turuan ng leksyon si Xingju. Sino ang mag-aakala na si Xingju ay magiging napakalakas, binubugbog ang kanilang puno ng pera sa ganoong estado. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung ano ang ibig sabihin ng humingi ng gulo. Bukod sa Imperial City kung saan naninirahan ang Royal Family at ang headquarters ng Secret Battalion sa Starfall Dynasty, hindi napigilan ng tatlong ushers na magpakawala ng mahabang buntong hininga. Kahit na tinawag silang mga county, ang sukat ng mga county na ito ay tiyak na hindi mas maliit kaysa sa Cloud Sect City ng Chanwo Continent. Mayroong isang nakasisilaw na hanay ng mga tindahan, at masasabing nasa kanila ang lahat ng kailangan ng isa. Ang county na kinaroroonan ni Xingju at ng iba pa ay pareho.
Ang mga lansangan ay puno ng mga tao. Bagamat lumulubog na ang araw, marami pa rin ang gumagala sa lungsod. Say. Sa pagtingin sa makapal na mga kalye, hindi napigilan ni Xingju ang isang mahabang buntong hininga. Bagamat karamihan sa mga tao sa mga lansangan ay walang aura ng isang makapangyarihang eksperto, sila nga ay mga battle saints. Higit pa rito, marami sa kanila ay mga battle saints na mas malakas kaysa kay Xingju. Maging ang mga batang naglalaro sa mga lansangan ay mga battle saints. Dahil dito, medyo nanlumo si Xingju, na nagtanim ng mapait sa loob ng ilang taon. Tito Pang, maaari bang ipinanganak kang isang battle saint? Walang magawang tanong ni Xingju. Siyempre, kung hindi ako battle saint, matagal ko na silang dinala sa abandoned continent. Nang marinig ang tanong ni Xingju, itinuwid ni Uncle Pang ang kanyang likod at buong pagmamalaki. Abandoned continent? Ano yun? Tanong ni Xingju. Mayroon lamang dalawang uri ng mga sanggol na ipinanganak sa kontinente ng Azura. Ang unang uri ay mga sanggol na ipinanganak na may pangangatawan ng isang battle saint. Ang mga sanggol na ito ay maaaring manatili sa kontinente ng Azura at lumaki. Ang iba pang uri ay mga sanggol na hindi pa umabot sa battle saint level at may mahinang pangangatawan. Sa kontinente ng Azura, kung wala silang lakas ng battle saint, hindi nila malalabanan ang kaagnasan ng kapangyarihan ng Azura. Sa makatuwid, ipapadala ng dinastiya ang mga sanggol na ito sa inabando ng kontinente na walang kapangyarihan ng Azura. Ang mga bata doon ay aalagaan din. Gayunpaman, kapag sila ay lumaki sa isang tiyak na edad, ang kanilang mga alaala at kapangyarihan ay mabubura at sila ay ipapadala sa mortal na mundo. Kapag naabot nila ang antas ng Battle Saint, maaari silang bumalik. Sa kontinente ng Azura, nang marinig ang tanong ni Xingju, ipinaliwanag ni Uncle Pang ng detalyado. Diyos ng digmaan Azura, Kabanata 462, humihingi ng mapait na kagustuhan. Kaya ganyan, mukhang ang mga ninuno ng lahi kong Spirit Eater ay dumating sa Marshall Sky Continent sa ganitong paraan. Si Xingju ay may magaspang na ideya kung paano lumitaw ang mga tao sa Marshall Sky Continent. Sabi ko, execution. Kung ikukumpara sa lahat ng ito, dapat mo munang sabihin sa akin. Saan mo balak pumunta? Biglang tanong ni Uncle Pang na may pag-aalala. Naghahanap ako ng matutuluyan, syempre, nakangiting sagot ni Xingju. Manatili. Napakamahal ng mga indito. Hindi ko kakakito. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang bibig ni Uncle Pang ay hindi maiwasang lumaki sa gulat. Kasalukuyan silang nasa gitna ng county. Ang presyo ng mga indito ay masasabi lamang naabot langit. Talagang hindi ito kayang bayaran ng mga karaniwang tulad nila. Sinong nagsabing hindi natin kayang bayaran? Dito, hintayin mo ako dito. Napangiti si Xingju nang makita niya ang pangit na ekspresyon ni Uncle Pang. Tumalikod siya at naglakad patungo sa isang tindahan sa gilid ng kalsada. Lalong nagulat si Tio Pang nang makita niya kung saan papunta si Xingju. Isa itong pawn shop. Tulad ng ininumungkahi ng pangalan, ang mga pawn shop ay mga lugar upang makipagpalitan ng pera. Ibang-iba ang mga pawn shop dito sa mga pawn shop sa Marshall Sky Continent. Ang ginto at pilak ay hindi maaaring gamitin upang ipagpalit sa mga bagay dito. Sa kontinente ng Azura, kung gusto ng isang tao na makipagpalitan ng pera sa isang pawn shop, maliban sa tableta, kakailanganin niya ng treasure o kahit isang spirit artifact. Higit pa rito, ang pera dito ay hindi pilak kundi Saint Stone Beads. Ang Saint Stone Beads ay isang fragment ng Saint Stone. Sa madaling salita, ang Saint Stone Beads ay espesyal na naproseso. Ang mga ito ay hindi masyadong malaki, bawat isa ay kasing laki ng isang perlas. Maliban sa ginamit bilang pera sa kontinente ng Azura, mayroon din silang isa pang mahalagang gamit, at iyon ay upang mapunan muli ang Battle Chi. Walang Battle Chi sa himpapawid ng Azura Continent. Sa ilalim ng makapangyarihang Azura Force, ang Battle Chi ay ganap na nilamon ng Azura Force. Kahit na pinagkadalubhasaan ng isang tao ang isang cultivation technique, hindi nila magagawang palitan ang Battle Chi. Sa makatuwid, ang Saint Stone Beads ay ang tanging material na maaaring maglagay muli ng Battle Chi para sa mga tao ng Azura Continent. Bukod dito, ang Saint Stone Beads ay maaari lamang maglagay ng Battle Chi. Napakahirap gamitin ang mga ito para tumaas ang lakas ng isang tao. Dahil ang Saint Stone Beads ay hindi purong Saint Stones, ang mga epekto ng kanilang paglilinang ay baliwala. Ito rin ang dahilan kung bakit si Uncle Pang at ang iba pa ay nagkaroon lamang ng lakas ng Intermediate Battle Saints pagkatapos mabuhay ng napakaraming tao. Higit pa rito, kung aasa sila sa Saint Stone Beads upang mapunan muli ang Battle Chi, karamihan sa kanila ay maaari lamang manatili sa antas na ito. Kahit na matapos gamitin ang Saint Stone Beads para sa kanilang buong buhay, marami sa kanila ang hindi man lang maabot ang Intermediate Battle Saints. Kung nais ng isang tao na itaas ang kanilang paglilinang sa kontinente ng Azura, ang banal na bato ang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, ang banal na bato ay hindi pinayagang umikot sa Starfall Dynasty dahil ang lahat ng mga banal na bato ay kontrolado ng Maharlikang Pamilya at ng Secret Battalion. Tanging ang mga tao ng Secret Battalion at ang Maharlikang Pamilya ang makakakuha ng cultivation resource na ito. Sa makatuwid, kung nais ng isang tao na magkaroon ng daan palabas sa kontinente ng Azura, ang tanging paraan ay sumali sa lihim na batalyon. Sinabi na ni Uncle Pang kay Xingju ang tungkol sa Saint Stone at Saint Stone Beads.
Bukod dito, si Xingju ay may kaunting pag-unawa sa Azure Force na hindi sinabi sa kanya ni Uncle Pang. Ito ay dahil may totoong Azure Force sa Soul Devouring Order ni Xingju. Bagamat hindi niya alam kung bakit totoo ang Azure Force na nakuha niya sa Sky Martial Continent, sigurado si Xingju na iyon ang totoong Azure Force. Emph, pinatira mo talaga ako sa napakaruming lugar. Dapat kanina mo pa sinabi kung wala kang pera. I have treasured weapons and pills that can exchange for a lot of Saint Stone beads. In a county like ito, anong klaseng high class inang hindi ko matutuluyan? Oo, 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 kasalanan ko, hindi ako nakapag-ayos ng maayos. Sana hindi mo ako sisihin. Emph, kalimutan mo na. Alam kong isa kang dukha sa kontinente ng Azura. Hindi madali para sa iyo na maghanap buhay. Pero ayos lang, mabait naman ako noon paman. Kapag nakapasok na ako sa Divine Secret Unit, I won, hindi kita inaapi. Salamat, salamat, miss. Medyo malaki ang pawn shop na ito kaya maraming tao ang nagpapalitan ng pera sa loob. Sa sandaling makarating si Xingju sa pasukan, nakarinig siya ng nakakasukang boses. Pagtingin ko, ito ay isang dalaga at isang tiyuhin. Tila ang babaeng ito ay katulad ni Xingju, isang mortal na kagagaling lang sa kontinente ng Azura, at ang tiyuhin na ito ang naging gabay niya. Sa orihinal, nang marinig ni Xingju ang boses ng babae, gusto lang niyang samuka, ngunit pagkatapos makita ang hitsura nito, gusto niya talagang samuka. Si Xingju ay gumagala sa Sky Martial Continent sa loob ng maraming taon at nakakita ng hindi mabilang na tao. Marami na siyang nakitang kagandahan, ngunit hindi rin mabilang na mga pangit na babae ang kanyang nakita. Gayunpaman, bihira para kay Xingju na makakita ng ganitong pangit na babae. Pero ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakakulit at mapagpanggap. Oh, anong nangyayari? May pulubi talaga dito. Medyo masama ba ang security ng pawn shop nyo? Munting pulubi, ano ang tinitingnan? Bagamat hindi ako nagkukulang sa pera, hindi kita basta-basta ibibigay. Tingnan mo, pulubi ka sa murang edad. May mga kamay at paa ka, ngunit wala ka. Huwag kang magsumikap, sa halip, umiikot ka sa pagmamakaawa. Hindi karapat-dapat sa aking pakikiramay ang mga tulad mo. Ang ikinagulat ni Xingju ay nang pumasok siya sa pawn shop, talagang naakit niya ang atensyon ng pangit na babae. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya at sinimulan siyang kutsain, tinawag siyang pulubi. Sa pagtingin sa ilang mid-grade treasures sa counter, tiningnan siya ni Xingju at ayaw niyang sayangin ang kanyang oras. Dumiretso siya sa counter. Hoy, kung gusto mo ng pagkain, lumabas ka at kunin mo. Hindi ito lugar na pwede mong puntahan at pumunta kung gusto mo. Bilisin mo at lumabas ka na. Sabi nga, mababa ang tingin ng snob sa isang tao. Upang hatulan ng isang tao, kailangan munang tingnan ang kanyang mga damit. Itong pawn shop assistant ay ganoon din. Bago makarating si Xingju sa counter, winagayway niya ang kanyang kamay nang walang sinasabi, na gustong itaboy si Xingju. Ako ba ang kinakausap mo? Napaharap sa paghabol ng batang katulong, lamingga-lingga si Xingju, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga kamay at nagkunwaring nalilito. Kalokohan, tingnan mo itong kwarto. Sino pa ba ang mukhang pulubi bukod sa'yo? Nang makita ito, naiinip na sumigaw ang katulong. Hahaha, what an idiot. Kawawa ka naman ata naging tanga. Dahil sa sinabi ng katulong, nagtawanan ang mga tao sa paligid. Hehe, buzz. Sa harap ng pangungutya ng karamihan, ngumiti lang si Xingju. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas at kumislap ang isang nakasisilaw na gintong liwanag. Ang gatay-gatay na damit ni Xingju ay napalitan ng make and tab na gintong baluti. Isang makapangyarihang dragon ang nakapulupot sa kanyang mga balikat, isang nangingibabaw na ulo ng dragon ang bumukas sa harap ng kanyang dibdib, at ang mga kaliskis ng gintong dragon ay tumakip sa kanyang buong katawan. Si Xingju ay nakasuot ng mababang uri ng espiritual na sandata, ang Dragon Scale Armor. Mayroong daan-daang espiritual na sandata sa Soul Devouring Ancient Tomb at 10,000 mahalagang armas at table tas. Ang Dragon Scale Armor na suot ni Xingju ay ang pinakamahusay na mababang uri ng espiritual na sandata sa sinaunang libingan. Espiritual na sandata. Oo, ito ay isang espiritual na sandata. Siya talaga ay may espiritual na sandata. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa sandaling lumitaw ang Dragon Scale Armor ni Xingju, biglang nanlaki ang mga mata ng mga taong tumatawa kay Xingju na nakabuka ang bibig. Nagsimulang tumulo ng laway ang kanilang mga bibig na nakabuka pa. Ang mga espiritual na sandata ay wala sa Mortal Realm na binubuo ng libu-libong kontinente. Gayunpaman, hindi lahat ng mga kontinente ay may espiritual na mga sandata. Sa sandaling ito, ang mga mortal sa pawn shop, mula sa mga treasured weapons na nakasabit sa buong katawan, ay masasabi na hindi sila mga taong nagmamay-ari ng mga espiritual na sandata. Ngayong nakita na nila ang napakagandang espiritual na sandata, para silang mga bumpkin ng bansa na pumapasok sa lungsod. Tuluyan na silang napatulala. Maging ang mga katulong ng pawn shop na nakakita ng hindi mabilang na mga espiritual na sandata ay tumingin ng may pagkamangha. Ito ay dahil ang kanilang mga propesyonal na mata ay nagsabi sa kanila na kahit na ang Dragon Scale Armor ni Xingju ay isang mababang uri ng espiritual na sandata, ito ay tiyak na ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kung mukha akong pulubi, ano ka?
Matapos magpalit ng kanyang kasuotan sa isang iglap, walang pakialam na tumingin si Xing Zhu sa natulala ng mga tao at ngumiti. Walang sinumang tao ang nang-ahas na pamulaanan ang target na pangungutya ni Xing Zhu. Sa halip, ibinaba nila ang kanilang mga ulo ng malungkot at hindi nang ahas na tingnan si Xing Zhu sa mata. Ito ay dahil ang kanilang instincts ay nagsabi sa kanila na si Xing Zhu ay malamang na nagmula sa isang napakalakas na kontinente. Maraming mga tao mula sa mga nangungunang kontinente sa Starfall Empire ay mga matataas na opisyal na. Kaya naman, kahit ang mga tao mula sa Prophecy Unit ay hindi nang ahas na saktan ng isang mortal na katulad niya, lalo pa sila. Ha, huh, sir, may mga mata ako pero bigo akong makilala ang Mount Tai. Sana maging magnanamis ka, sir, pwede po bang magtanong kung nandito po kayo para makipagpalit ng Sacred Stone Beads? Sa sandaling ito, nagsimula na ring humingi ng tawad ang assistant na nang insulto kay Xing Zhu kanina. Ang kanyang saloobin ay naging 180 degree na pagliko sa isang iglap. Hindi lamang ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti, ngunit siya rin ay magalang at nagkasala. Nandito ako para makipagpalitan ng Sacred Stone Beads, syempre. Lumapit si Xing Zhu sa counter at walang pakialam na sinabi. Hindi na kailangang maging magalang si Xing Zhu sa gayong isnab na aso. Sir, nandoon po ang listahan ng Sacred Stone Beads. Pwede ko po bang itanong kung ilan ang gusto ninyong palitan? Pagkakita nito, itinuro ng katulong ang papel na nakasabit sa dingding sa likuran niya at magalang na nagtanong. Ang papel ay napuno ng isang listahan ng mga presyo para sa Sacred Stone Beads, tulad ng kung gaano karaming low-grade Saint Stone Beads ang maaaring palitan, kung gaano karaming mid-grade Saint Stone Beads ang maaaring palitan, at kung gaano karaming mid-grade Saint Stone Beads ang maaaring palitan. Ipagpalit, kabilang ang tableta at espiritual na mga sandata. Siyempre, ang mga presyo ng Supreme Grade Saint Stone Beads at espiritual na mga armas ay iba rin. Tulungan mo akong makita kung gaano karaming Sacred Stone Beads ang mapapalitan ko ng mga treasured weapons na ito. Sa walang malasakit na sulyap sa tinatawag na listahan, ang Punishment Jew ay nagwagayway ng kanyang manggas. Kasama ng iba't ibang uri ng nakasisilaw na mga ilaw na kumikislap, ang malaking counter ay talagang napuno ng hindi mabilang na mga kayamanan. Sa sandaling iyon, maging ang mga bihasang katulong sa sanglaan ay lubos na natulala, lalo pa ang mga mortal at patnubay na dumating upang makipagpalitan ng Sacred Stone Beads. Sa pagtingin sa nakasisilaw ng mga sandata sa counter, may isang salita lamang na makapaglalarawan sa kanilang naramdaman. Pagkagulat, Sir, sandali lang po, babalik din po ako. Naglabas si Xing Zhu ng libu-libong mahalagang armas, at lahat sila ay high-grade Saint Stone Beads. Wala kahit isang mid-grade Saint Stone Bead. Nahaharap sa napakaraming mahalagang armas, ang katulong ay hindi nang ahas na gumawa ng desisyon sa kanyang sarili. Tumalikod siya at pumasok sa inner room ng pawnshop. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 463, pawnshop. Ilang sandali matapos makapasok ang trabahador, lumabas ang isang pandak at matipunong matandang lalaki na may tusong mukha. Kung ikukumpara sa mga mortal at sa mga kabataang manggagawa, medyo kalmado ang matanda nang makita ang pagpapakita ng mga kayamanan. Gayunpaman, nakikita ni Xing Zhu ang isang bakas ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Hehe, mahal na customer, pinaplano mo bang ipagpalit ang lahat ng mga kayamanang ito sa Saint Stone Beads? Nakangiting tanong ng matanda habang naglalakad papunta sa harap ng counter. Oo, may gagawin pa ako. Pakibilisin. Walang pakialam na sabi ni Xing Zhu. Sige, saglit lang, malapit na itong matapos. Pumunta, ibigay ang lahat ng mga tao sa likod mo at hayaan ang customer na ito na account para sa kanila. Nang makitang talagang gustong ipagpalit ni Xing Zhu ang lahat ng kayamanan, agad na tuwang-tuwa ang matanda at napasigaw sa mga taong nasa likuran niya. Pagkatapos, ang ilang waiter ay nagmamadaling tumakbo palabas mula sa likod na silid at nagsimulang bilangin ang mga kayamanan sa counter para kay Xing Zhu. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, nanlaki ang mga mata ng mga tao sa likod ni Xing Zhu. Ito ay totoo lalo na para sa pangit na babae. Siya ay mayabang na minamaliit si Xing Zhu, ngunit sa sandaling ito, hindi malinaw ang kanyang ngiti kay Xing Zhu. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Xing Zhu na tingnan ang ngiti ng pangit na babae ng diretso, kaya sa labas lang siya nakatingin. Kung tungkol sa bilang ng mga kayamanan, alam na ni Xing Zhu kung kailan niya inilabas ang mga ito, kaya hindi man lang nag-alala si Xing Zhu na day-in siya ng pawnshop. Sa pawnshop, nagdulot ng kaguluhan si Xing Zhu. Sa labas ng pawnshop, medyo naiinip si Tio Pang. Pabalik-balik siyang nag-aalala, humihinto paminsan-minsan upang tumingin sa pawnshop. Pagkatapos niyang magpakawala ng mahabang buntong hininga, nagsimula na naman siyang maglakad. Bilang isang mamamayan ng county, alam ni Uncle Pang na bagamat ang mga taong madalas pumunta sa pawnshop ay hindi matataas na opisyal o maharlika, sila ay mga taong maimpluwensyang tao pa rin. Sa makatuwid, talagang natatakot siya na si Xing Zhu ay magdulot ng gulo. Gayunpaman, sa kanyang katayuan, hindi siya nang ahas na pumasok sa loob upang hanapin si Xing Zhu, kaya maaari lamang siyang maghintay ng may pagkabalisa. Iyang Master Xing, kung may gusto kang isang lasa susunod, pumunta ka sa shop ko. Bibigyan kita ng discount. Mahusay, mahusay. Gayunpaman, sa sandaling ito, napansin ni Uncle Pang ang isang grupo ng mga tao na naglalakad palabas mula sa pasukan ng pawnshop. Pagtingin, ang nangunguna ay walang iba kundi si Xing Zhu.
Pagtingin sa ilang tao sa tabi ni Xingju, hindi maiwasang magulat si Tio Pang, dahil iyon talaga ang mayari ng pawn shop. Ang matandang ito, na noon pa man ay mapagmataas at nangingibabaw, ngayon ay nakayuko at nakayuko kay Xingju na may masikasong ngiti sa kanyang mukha. Para sa mga taong umaasa sa kapangyarihan ng kanilang Panginoon, lahat sila ay nakangiti ng nakakaloko kay Xingju. Ang hindi mapaniwalaan ni Uncle Pang ay tila hindi binibili ni Xingju ang kanilang masikasong mga ngiti. Tumiti lang siya ng mahina at naglakad patungo kay Tio Pang. Tito Pang, punta tayo sa pinakamagandang inn sa county. Habang naglalakad sa harap ni Uncle Pang, tinapik ni Xingju ang balikat ni Uncle Pang. Sige. Nang makita ito, nagmamadaling tumalikod si Uncle Pang at mabilis na inakay si Xingju patungo sa gitna ng county. Ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling umalis ay hindi dahil sa nagmamadali siyang maghanap ng matutuluyan, kundi dahil sa takot siyang makilala ng mayari ng pawn shop. Ito ay dahil likas na takot si Tio Pang sa isang makapangyarihang tao. Hoy, boss, hindi ba iyon ang padyak na dumating upang ipagpalit ang isang totem? Gayunpaman, kahit mabilis na tumalikod si Tio Pang at humakbang ng malalaking hakbang patungo sa dikalayuan, hindi pa rin siya nakaligtas sa titig ng pawn shop assistant. Ang dahilan kung bakit siya naalala ng katulong na ito sa tindahan ay dahil ginamit ni Tio Pang ang lahat ng kanyang mga ari-arian para ipalit sa isang spirit tool sa pawn shop na ito kamakailan lamang. Gayunpaman, ang spirit tool na iyon ay may mababang kalidad, kaya malinaw na naalala siya ng shop assistant. Talagang padyak iyon. Kalokohan, napakaswerte niya talaga na nakatanggap siya ng ganoong kayaman na mortal. Nang makita ito ng may-ari ng pawn shop ay nagpahayag ng hindi kasiyas siyang ekspresyon. Ito rin ay masasabing pagpapahayag ng selos. Scholars Inn. Ito ba ang pinakamagandang inn sa county? Hindi masama, ito ay medyo kahanga-hanga. Sa pangunguna ni Uncle Pang, mabilis na nakarating si Xingju at ang iba pa sa harap ng isang marangyang inn. Imbes na tawagin itong inn, mas mabuting tawagin itong napakalaking palasyo. Ang mayaman ay inukit ng mga beam at pininturahan ng mga rafters, ang kahanga-hangang pulang dingding at berdeng mga tile, ay bumuo ng isang matalim na kaibahan sa maikli at simpleng mga pabilyon sa paligid nito. Ha? Hindi, Xingju, mali ang napuntahan natin. Sa mga sandaling ito, nakalubog pa rin si Tio Pang sa takot sa may-ari ng sanglaan. Gayunpaman, ang mga salita ni Xingju ang gumising sa kanya. Nang mapatingin siya sa napakagandang inn na nasa harapan niya ay agad siyang napatulala. Hindi ito ang lugar na gusto niyang dalhin si Xingju. Sa madaling salita, ito ay isang lugar na hindi nila dapat pinuntahan. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Xingju na pumunta sa pinakamagandang inn, hindi niya sinasadyang dinala si Xingju sa lugar na ito. Ngayon lang siya nakabawi. Maling paraan. Hindi ba ito isang inn? Nakikitang talagang hinihila siya ni Uncle Pang palayo, nalilitong tanong ni Xingju. Talagang inn ito, pero hindi ito inn na pwede nating puntahan. Gulat na sagot ni Tio Pang. Anong ibig mong sabihin na hindi ito isang inn na pwede nating puntahan? Nang marinig ang mga salita ni Uncle Pang, mas naging curious si Xingju. Xingju, itong Zhuang Yuan Inn ay hindi isang ordinaryong inn, dahil kasi masyadong mahal. Hindi ito isang bagay na kayang-kaya nating manatili. Mariing paliwanag ni Uncle Pang nang makitang nagpumilit si Xingju na magtanong. Mahal. Hehe. Narinig ang mga salita ni Uncle Pang, hindi napigilan ni Xingju na mapangiti. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay nagpagulo kay Tio Pang. Bang! Kumislap ang soul devouring token ni Xingju at isang asul na sako ang damapo sa lupa. Ang malakas na kalabog ay malinaw na nagpakita kung gaano kabigat ang sako. Ano ito? Puno ng kuryosidad, iniabot ni Uncle Pang ang kanyang kamay patungo sa hindi nakatatak na bag. Nang buksan niya ang bag at makita kung ano ang nasa loob, agad na natigilan ang pagtataka sa mukha niya. Saint Stone Orbs, napakaraming Saint Stone Orbs. My God, ikaw. Sa pagtingin sa hindi mabilang na kasing laki ng perlas, madilim na asul na Saint Stone Orbs sa sako, si Uncle Pang ay ganap na natulala. Gulat ang nakasulat sa buong mukha niya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakaraming Saint Stone Orbs sa kanyang buhay. Sapat na para sa kanya ang mamuhay nang walang pakialam sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sapat na ba ito? Kukunin ko ang lahat ng gastos ko bago ako pumasok sa prophecy unit mula rito. Ang natitira ay sa iyo. Tumiti si Xingju kay Uncle Pang, pagkatapos ay naglakad patungo sa Zhuang Yuan Inn. Si Xingju ay gumamit ng ilang libong mataas na grado na kayamanan upang ipagpalit sa dalawang sako ng Saint Stone Orbs. Isang sako ang ibinigay niya kay Tio Pang at isa pa para sa kanyang sarili. Alam din niya na ang sako ng Saint Stone Orbs ay sapat na para sa kanyang mga gastusin bago siya pumasok sa prophecy unit, at marami pa ring matitira. Ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang buong bag kay Uncle Pang ay dahil gusto niyang tulungan si Uncle Pang na mapabuti ang kanyang kapaligiran sa pamumuhay. Tama na, sapat na, higit pa sa sapat. Tuwang-tuwa si Tio Pang nang marinig niya ang mga salita ni Xingju. Sa sobrang tuwa niya ay lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. Sa napakaraming Saint Stone Orbs, malamang na makakatanggap si Xingju ng higit pa sa mga reward mula sa prophecy unit kung matagumpay siyang makapasok sa prophecy unit. Pagkatapos ng ilang sandali ng pasabikan, nagmamadaling inilagay ni Uncle Pang ang Saint Stone Orb sa kanyang lumang storage bracelet at sinundan si Xingju.
Dahil sa kanyang pananabik, nakalimutan ni Uncle Pang na sabihin kay Xingju ang isa pang dahilan kung bakit hindi siya dapat pumunta sa Zhuang Yuanin. Ito ay dahil maraming makapangyarihang mortal mula sa In, kaya naman nagkaroon ito ng ganoong pangalan. Sa kasalukuyan, ang Zhuang Yuanin ay ang tirahan ng mga nangungunang mortal mula sa mainland sa New Star Leaderboard. Sa katotohanan, ang mga platform ng pagtanggap sa Starfall Empire ay makakatanggap lamang ng mga mortal mula sa ilang mga kontinente. Dahil dito, alam na ng imperyo kung aling mga platform ng pagtanggap ang maaaring tumanggap ng mga makapangyarihang mortal mula sa ibang mga kontinente. Gayunpaman, ang presyo ng pagtanggap ng mga mortal mula sa mga platform ng pagtanggap ay napakataas. Hindi ito isang bagay na kayang rentahan ng isang tulad ni Uncle Pang. Ang mga maaaring umartila ng mga platform ng pagtanggap sa ganoong antas ay likas na mayaman at makapangyarihang mga tao. Sa makatawid, kung isa sa isang tabi kung gaano kalakas ang mga mortal na naninirahan doon, ang mga taong tumanggap sa kanila ay napakalakas. Pagpasok nila sa Zhuang Yuanin, oras na para kumain. Dahil ang lahat ng mga customer ay kumakain sa kanilang mga silid, ang malaking bulwagan ng inn ay medyo tahimik. Pagkatapos magrenta ng dalawang magagandang kwarto, diretsong pumasok si Xingju sa guest room at humiga sa kama. Sa sandaling ito, si Xingju ay nakahiga sa malaki at komportableng kama. Sa wakas ay nagpakita siya ng mga palatandaan ng pagkapagod. Gaano nakatagal mula noong dumating siya sa kontinente ng Azura mula sa kontinente ng Chanwo. Maging siya mismo ay hindi alam kung ano ang kanyang naranasan. Gayunpaman, ang mga punit na damit na suot niya ay nagsabi sa kanya na ang paglalakbay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Kaya naman pagod na pagod siya. Pero kahit pagod na pagod ay hindi agad siya nakatulog. Sa halip, naglabas siya ng dalawang natatanging token. Ang isa sa kanila ay ang Imperial Wind Token ng Yufeng Pavilion, at ang isa pa ay ang Azura Token ng Azura Palace. Ang parehong mga token ay may isang espesyal na function, na kung saan ay upang magpadala ng impormasyon. Bagamat hindi niya alam kung matagumpay niyang maipapadala ang impormasyon dito, nais pa rin ni Xingju na ipaalam kina Li Xiaohan, Nandong Shuiyo, at ang iba pa na siya ay ligtas. Matapos ihatid sa kanila ang pangkalahatang sitwasyon ng lugar na ito, sa wakas ay ipinikit ni Xingju ang kanyang mabibigat na mga mata. Puno ng pagod ang katawan, pinasok niya ang matamis na lupain ng mga pangarap. Ulit. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Xingju sa lupain ng mga pangarap, isang hiyawan ng mga sigaw ang nagmula sa labas ng pinto. Napakalakas ng ingay kaya pilit nitong Jin Aiseng si Xingju mula sa kanyang panaginip. Kalokohan, madilim na, bakit hindi ka natutulog? Anong ginagawa mo? Si Xingju ay nasa masamang mood na pagkatapos magising. Pagtingin sa mabituing kalangitan sa gabi sa labas ng bintana, lalo siyang nagalit. Bang! Sa galit sa kanyang puso, tumalon si Xingju mula sa kama at sinipa ang pinto. Lumabas siya ng guest room, gustong makita kung sino ang gumugulo sa kanyang mga matamis na panaginip. Pagtingin sa paligid, nagulat si Xingju nang makitang ang bulwagan, na walang laman nang dumating sila, ay puno na ngayon ng 12-12 tao. Dahil sa ikalawang palapag na ganap ang pagbitay, kitang-kita ng atat sa ibaba ang kasuotan ng grupo ng mga tao sa ibaba. Lahat sila ay nakasuot ng spirit tools, ngunit lahat sila ay nasa initial stage battle saint level. Makikita na silang lahat ay mga mortal na kara rating lang sa kontinente ng Shire, at sila ay talagang hindi pangkaraniwang mga tao. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 464, Zhuang Yuanin. Ang mga mortal sa sala ay bumuo ng isang bilog at pinanood ang mga kaganapan sa bilog na may labis na interes. Sa bilog ay nakatayo ang dalawang lalaki, ang isa ay nakasuot ng itim na damit at ang isa ay nakasuot ng silver armor. Ang mga lalaki ay nasa unang bahagi ng kanilang 30s at nakasuot ng espiritual na mga sandata. Habang nakatayo sila, naglabas sila ng pambihirang aura. Sa pagitan nilang dalawa, may kakaibang bilog na disk na may diameter na halos 1 metro. Ang bilog na disk ay lumutang sa hangin, dahan-dahan gumagalaw pataas at pababa. Ang bilog na disk ai bronze sa kulay, at mayroong isang pattern ng Tai Chi at 8 trigrams na inukit dito. Bukod dito, isang kakaibang aura ang dahan-dahan umikot sa loob nito. Makikita na ang bilog na disk ay hindi isang ordinaryong bagay, ngunit hindi ito isang kayamanan o isang espiritual na sandata. Kahit si Xingju ay hindi malaman kung ano iyon. Buzz! Biglang nagsalubong ang kilay ng dalawang lalaking nasa bilog. Pagkatapos, dalawang invisible na aura ang lumabas mula sa kanilang mga katawan na parang mabangis na dragon mula sa dagat. Sa maringgal na aura, bumuhos sila sa kakaibang bilog na disk. Kapangyarihan ng kaluluwa. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Xingju dahil nararamdaman niya na ang invisible gas na pinagsama ng dalawang lalaki sa round disk ay ang soul power nila. Woo-woo-woo-woo-woo. Matapos magsanib ang dalawang soul powers, biglang nagsimulang maglabas ng kakaibang tunog ang bilog na disk. Parang unos na pumapasok sa kuweba at naglalabas ng tunog na parang panaguhi ng mga multo at pagungol ng mga lobo. Ang tunog na ito ang dapat na nagpakilig sa mga tao, ngunit sa sandaling ito, naging sanhi ito ng mga tao sa paligid upang ipakita ang isang nasa sabik na ekspresyon.
Pagkatapos nito, ang yin at yang na isda sa gitna ng kakaibang bilog na disk ay nagsimulang lumangoy ng mabagal, at ang bilis kung saan ito lumangoy ay naging mas mabilis at mas mabilis. Nag-intersect sina yin at yang, at sa huli, para itong itim at puting ipoy-poy na mabilis na umikot sa gitna ng bilog na disk. Sa sandaling ito, palakas ng palakas ang kakaibang sipol ng hangin. Hoy! Anong ginagawa nila? Taglay ang pag-uusisa sa kanyang puso, naglakad si Xingju sa pavilion at tinanong ang isang lalaki na may payat na kilay sa tabi niya pagkatapos sumiksik sa karamihan. Ikaw na tanga. Nako, naglalaban sila sa soul competition. Tuwang-tuwang nanonood ang lalaking may balingkinitang kilay, at biglang nabalisa ang kanyang interes. Nagpakita siya ng naiinip na ekspresyon, ngunit nang lumingon siya at nakita ang gininto ang dragon scale armor ni Xingju, bigla niyang pinaikit ang kanyang mga mata at ngumiti kay Xingju. Soul competition. Paano ka nakikipagkompetensya? Tanong ni Xingju na may labis na interes. Napakasimple nito. Kailangan mo lang ibuhos ang iyong soul force sa yin yang compass. Hindi babaguhin ng one soul force ang compass, ngunit kapag ang dalawang soul forces ay pinagsama, ang yin yang compass ay ma-activate, na nagiging sanhi ng dalawang soul forces. Para ikumpara. Bang! Habang nagpapaliwanag ang mga nakatagilid na kilay kung paano gamitin ang yin yang compass kay Xingju, ang mabilis na pag-ikot ng yin yang compass ay biglang naglabas ng nakakatalim na tunog. Kasabay nito, ang bilis ng pag-ikot ay nagsimulang bumagal. Sa huli, huminto pa ito sa kalagitnaan ng hangin. Buzz! At sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang biglang naganap. Sa sandaling tumigil ang yin-yang compass, lumitaw ang isang kaluluwa sa gitna ng mga isda ng yin-yang. Tama, matandang lalaki iyon na mukhang kaluluwa. Tanging ang itaas na kalahati ng soul body ang lumitaw. Matapos itong lumitaw, hindi na ito nagsalita. Sa halip, iniunat nito ang kanang braso at itinuro ang lalaking nakaitim na damit. Pagkatapos nito, kumura pang figure yan ng matanda at bumalik siya sa yin-yang compass. Kasabay nito, ang mga alo ng tagay ay nagmula sa mga nakapaligid na tao. Lahat ng nasa harap niya ay malinaw na sinabi kay Xingju na ang lalaking nakasuot ng itim ay nanalo sa tinatawag na soul competition. Haha, Kuya Uyang, pasensya na talaga. Akin na ang tempered luck mo. Sa pagharap sa hiyawan ng mga tao, ang lalaking nakaitim na damit ay lalong ipinagmamalaki. Habang nagsasalita siya, napahawak siya sa langit. Sinamahan ng pagtaas ng isang marahas na puwersa ng pagsipsip, dalawang spiritual weapon ang aktwal na nahulog mula sa tuktok ng bulwagan. Ang isa ay isang silver-white chain, at ang isa naman ay isang dark green dagger. Matapos mahulog sa kanyang mga kamay ang spiritual weapons, pinahit ng lalaking nakaitim ang kanyang pulso. Sinamahan ng isang sinag ng liwanag, direkta niyang inimbak ang dalawang spiritual weapons sa kanyang storage bracelet. Sa hitsura nito, ang dalawang spiritual weapons ay tila inilagay doon bago ang kompetisyon. Emph. Nang makitang ang kanyang spiritual weapon ay nakaimbak sa storage bracelet ng iba, ang taunang lalaki ay sumengot ng malamig at lumakad papunta sa karamihan ng tao na may mukha na puno ng sama ng loob. Kalokohan, ang mga taong ito ay talagang nagsusugal sa yin-yang compass. At nagsusugal sila gamit ang spiritual weapons. Mukhang lahat sila mayayaman. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, si Xingju ay agad na naliwanagan. Sa wakas ay naunawaan na niya ang kanilang ginagawa. Ang mga taong ito ay talagang nagsusugal gamit ang spiritual weapons. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Xingju na maging excited. Kailangang malaman ng isang tao na ang soul power ang kasuutan ni Xingju. Sa pag-aakalang makakakuha siya ng spiritual weapon sa pamamagitan lamang ng pag-iniksyon ng kaunting soul power ay parang pay na nahuhulog mula sa langit, sabik si Xingju na subukan ito. Piyo, lahat ay nagsisimula ng maaga ngayon. Bakit hindi mo ako hinintay? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas at mahinang tawa ang biglang dumating mula sa itaas ng pavilion. Pagtingin nila, nakita nila ang isang gwapong lalaki na naglalakad pababa mula sa pavilion. May dalawang babae na nakasunod sa kanya. Sa hitsura nito, dapat silang mga mortal. Gayunpaman, ang dalawang magandang babae ay parang mga katulong habang magalang silang sumunod sa likod ng lalaki. Nang lumitaw ang lalaki, ang mga mukha ng karamihan sa mga taong naroroon ay hindi maiwasang maging pangit. Sino ang lalaking ito? Dahil sa pagkalito, muling tinanong ni Xingju ang lalaking may payat na kilay sa tabi niya para sa gabay. Hindi mo man lang siya kilala. Mukhang bago ka lang dito. Nang makitang talagang nagtanong si Xingju tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki, hindi napigilan ng lalaking may payat na kilay na ibuka ang kanyang bibig at magpakita ng pagtataka. Ang pangalan niya ay Typhon. Nauna siya sa Rising Star Rangkang, isang mortal mula sa Iron Blood Continent. Ang dalawang nasa likod niya ay mga mortal din mula sa Iron Blood Continent, ngunit sila ay kanyang mga alipin. Ang Typhon na ito ay kilala bilang ang taong may pinakamaraming pag-asa na maging kampiyon ng pagsusulit ng Chanji Battalion noong nakaraang buwan. Gayunpaman, hindi napigilan ng lalaking may balingkinitang kilay ang kanyang emosyon at bamulong sa tenga ni Xingju. Oh, ganyan talaga siya kalakas. Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, hindi napigilan ni Xingju na itaas ang kanyang kilay at ipakita ang sobrang interesadong ekspresyon. Tapos, tumingin ulit siya kay Typhon. Ito ay dahil alam ni Xingju ang tungkol sa tinatawag na kampiyon.
Ang pagsusulit ng Chanji Battalion ay ginanap isang beses sa isang buwan, at isang kampiyon ang pipiliin batay sa rangkang ng pagsusulit. Ang kampiyon na ito ay direktang mapopromote bilang kapitan ng mga tanod ng Chanji Battalion at masisiyahan sa pinakamahusay na paggamot. Masasabing narating na niya ang langit sa isang hakbang. Nang muling ibinalik ni Xingju ang kanyang tingin sa Typhan, natuklasan niya na ang tila ordinaryong mapusyaw na aswal na Silk Robe sa Typhan ay talagang isang mababang uri ng spirit artifact. Sa mga tuntunin ng kalidad, ito ay talagang hindi mas mababa sa kanyang Dragon Scale Armor. Bukod dito, ang aura na inilabas ng Typhan ay hindi magulo. Ito ay matatag at maayos, at ang kanyang kontrol ay medyo mahusay. Ito ay makikita na siya ay tiyak na isang eksperto. At saka, ang Typhan na ito ay hindi lamang sobrang lakas, maging ang puwersa ng kanyang kaluluwa ay napakalakas. Sa halos kalahating buwan mula noong dumating siya sa Zhuang Yuan Inn, halos walang nakatalo sa kanya sa Yin Yang Compass. Nang makitang medyo nagulat si Xingju, muling idinagdag ng lalaking may balingkinitang kilay. Oh, kung ganoon nga, hindi talaga siya simpleng tao. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Xingju na magulat dahil ang lakas ng kaluluwa ng isang tao ay isang benchmark din para hatulan ng lakas ng isang tao. Lalo na sa mga taong may parehong antas, pinatunayan ng lakas ng kaluluwa ng isang tao ang pagkakaiba sa lakas. Hehe, anong meron sa lahat? Hindi ba ako welcome? Pagkalapit ni Typhan, nagpakawalo siya ng malakas na tawa. Gayunpaman, isang bakas ng pagpigil ang lumabas mula sa kanyang matatalas na mata na tumama sa mga tao. Hindi, bakit hindi namin ay welcome si Sir Tai? Siyempre, lagi naming hinihintay si Sir Tai. Sir Tai, bakit ang aga mo dumating ngayon? Nang makita ito, dali-dali siyang sinalubong ng mga tao na nakangiti. Umakyat pa ang dalawa sa mga babae at sinubukang lumapit sa kanya. Makikitang takot na takot sila kay Typhan. Kuya Meng, mukhang hindi naman masama ang lakas mo. Bakit hindi kita nakitang lumaban ilang araw na ang nakalipas? Mukhang naitago mong mabuti ang lakas mo. Paano kung may spar tayo? Nang makita ang nakakatakot na ekspresyon ng karamihan, tumanggo si Typhan bilang kasiyahan. Pagkatapos nito, diretso siyang naglakad sa harap ng Yin Yang Compass at kinausap ang lalaking nakaitim na nanalo sa totems kanina. Eh, hindi naman dapat maliitin ang lakas ni Sir Tai. Paano ako magiging kalaban mo? Nang makitang tinitigan siya ni Typhan, agad na nataranta ang lalaki. Habang kinukupkup niya ang kanyang mga kamay at yumuko kay Typhan, malungkot siyang umatras sa karamihan. Ah, sobrang boring. Wala na bang naglalakas loob na makipagkompetensya sa akin, Typhan? Sa pagtingin sa lalaking kaawa-awang lumakad papunta sa karamihan, si Typhan ay lalong sumigaw. Gayunpaman, walang naglakas loob na pamulaan na ng kanyang pag-iingay. Tahimik lang silang ibinaba ang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Di wala silang lakas ng loob na umalis. Paano ito? Ako, si Typhan, ay kukuha ng lahat ng totem na napanalunan ko nitong ilang araw bilang isang taya. Basta mag-take out ka ng totems, makakalaban mo ako. Ano sa tingin yung lahat? Pagkaraan ng mahabang panahon ng paghuteng, walang umakbay. Biglang itinaas ni Typhan ang kanyang braso at isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang storage bracelet. Nang mawala ang sinag ng liwanag, lahat ay natigilan ng matuklasan na halos 100 low rank totem ang lumitaw sa itaas ng malaking bulwagan. Sa napakaraming totem na lumulutang sa itaas na may mahinang liwanag, kahit na ang mga taong naruroon ay hindi mahirap, walang ni isang tao ang hindi magagalaw. Gayunpaman, kahit na ito ang kaso, wala pa rin naglakas loob na humakbang at makipagkompetensya sa Typhan. Ito ay dahil alam nila na sa kanilang lakas, tiyak na hindi nila magagawang talunin si Typhan. Dahil alam nilang talagang matatalo sila, natural na wala silang pusong lumaban. Ah, maaring sa napakalaking ordinaryong mundo na ito, ang aking Iron Blood Continent ay talagang napakalakas. Walang pakialam na iniwas ang kanyang tingin sa karamihan, si Typhan ay nagkunwaring walang magawang buntong hininga at sinabing, Sir Tai, ito ba? Ako si Xingju at handa akong makipagkompetensya sa iyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang sabik na si Xingju sa wakas ay humakbang pasulong at nakarating sa harap ng Yin Yang Compass. Ko. Ang pagkilos na ito ni Xingju ay nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Kara rating lang ni Xingju sa Scholars Inn ngayon at walang nakakita kay Xingju noon. Sa sandaling ito, may mga taong humanga sa katapangan ni Xingju. May mga tao din na naramdaman na si Xingju ay isang tulala. Ito ay dahil alam nilang tiyak na matatalo si Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 465, Iron Blood Mainland, Typhan. Nang makitang mayroon talagang isang taong naglakas loob na tanggapin ang hamon, tila hindi makapaniwala si Typhan na mayroong isang tao na nang ahas na tanggapin ang hamon nang walang takot sa kanyang lakas. Sa halip, blanko niyang tinitigan si Xingju. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat, itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagkunwaring magalang habang nagtanong, napakatapang ni Kuya Xingju. Maaari ko bang malaman kung saan kontinente galing si Kuya Xingju? Sky Marshall Continent. Nang makita ito, ngumiti din si Xingju at kinumpas ang kanyang mga kamay bilang ganti. Ano? Sky Marshall Continent. Nang lumabas ang mga salita ni Xingju, nagdulot ito ng kaguluhan sa gitna ng karamihan.
Ang Sky Marshall Continente ay ang pagkakaroon sa ibaba ng New Star Talent Rangkang ng kontinente. Ito ay isang bagay na alam ng lahat na nakakita ng ranggo. Ang ganoong pag-iral sa ibaba ay talagang ng ahas na hamanin si Typhan, na nirirango ang numero uno sa kontinente. Natural na nabigla sila at nag-alinlangan pa kung paano nakalusot ang isang taong tulad ni Shinju sa ganoong karangyang Zhuang Yuanin. Pwede ko bang malaman kung ano ang ipupuste ni Kuya Shinju? Sa sandaling ito, si Typhan ay katulad ng iba pang mga tao at tumingin din kay Shinju ng kainahinalang tingin. Gayunpaman, mas may panghahamak sa kanyang tingin. Itong Dragon Scale Armor ang suot ko. Itinuro ni Shinju ang baluti sa kanyang katawan at sumagot ng nakangiti. Kasabay nito, ginamit ni Shinju ang kanyang mga pag-iisip upang bigyan ng utos ang espiritu ng armor, na naging sanhi ng liwanag ng armor na maging mas nakakasilaw at ang aura nito ay naging mas maliwanag. Ito. Isa talaga itong top grade totem. Ang batang ito ay nakasuot ng top grade totem. Ang Sky Marshall Continent talaga ay may pinakamataas na grade totem. Ito ay hindi ka panipaniwala. Walang hindi ka panipaniwala tungkol dito. Ang kontinenteng iyon ay hindi nakagawa ng Battle Saint sa loob ng libu-libong taon. Hanggat ang isang tao ay umabot sa antas ng Battle Saint, maaari nilang dambungin ang mga kayamanan ng buong kontinente. Ang pagkakaroon ng pinakamataas na grade totem pagkatapos ng libu-libong ang mga taon ng akumulasyon ay hindi naman kakaiba. Dragon Scale Armor ni Shinju, ang mga tingin ng mga tao ay naging komplikado at lahat ng uri ng mga talakayan ay narinig. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Scale Armor ni Shinju ay isang top grade totem. Kahit sila, na nagmula sa Extraordinary Continent, ay walang totem ng ganitong antas. Sige, hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Brother Shinju, please. Ang lakas na ipinakita ng Dragon Scale Armor ay hindi maliit na bagay. Maging si Typhan ay labis na natukso. Sa makatuwid, hindi siya nagdalawang isip sa sandaling ito. Sa isang pag-iisip, ibinuhos niya ang kanyang espiritual na lakas sa Yin Yang Compass. Dahil buong tiwala siya na kaya niyang talunin si Shinju, sabik siyang gumawa ng kanyang hakbang. Hindi na siya makapaghintay na kunin ang Dragon Scale Armor ni Shinju para sa kanyang sarili. Buzz! Nang makita ito, mahinang ngumiti si Shinju. Sa isang pag-iisip, ang maitim na itim na spiritual strength ay lumitaw sa loob ng katawan ni Shinju na parang apoy at dahan-dahang bumangon. Sa lugar na ito, hindi natatakot si Shinju sa sino mang makaalam na siya ay mula sa Spirit Eater Clan. Sa makatuwid, hindi niya ito itinago at ipinakita ang hitsura ng kanyang espiritual na lakas. Dahil hindi lang gustong talunin ni Shinju si Typhan, gusto niyang matalo siya sa sobrang pangit na paraan. Dahil gusto ni Shinju na baguhin ang pananaw ng lahat sa Sky Marshall Continent. Gusto niyang ipaalam sa kanila na ang Sky Marshall Continent ay hindi isang bottom feeder na pag-iral, ngunit ang pinakamalakas na kontinente sa ordinaryong mundo. Ano? Ano ito? Ito ba ang espiritual na lakas? Paano ito magiging ganito? Ito. Napakalakas na pakiramdam. Paano ito posible? Ang kanyang espiritual na lakas ay hindi walang anyo, ngunit madilim na itim. At saka, itong aura, paano ito magiging napakalakas? Ito ba ay talagang espiritual na lakas ng tao? Pwede ba, hindi kaya napino niya ang isang espiritu noon? Imposible, ang isang espiritu ay nagngangalit na walang sino man ang makapagpino nito. Gaya ng inaasahan, pagkatapos lumitaw ang espiritual na lakas ni Shinju, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa mga tao. Lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata at tumutok sa espiritual na lakas sa ibabaw ng katawan ni Shinju. Hindi sila makapaniwala. Mayroong talagang isang tao na ang espiritual na lakas ay maaring napakalakas, napakalakas na nakaramdam sila ng takot. Dahil pagkatapos na lumitaw ang espiritual na lakas ni Shinju, nakagugulat nilang natuklasan na ang espiritual na lakas sa kanilang mga katawan ay talagang nanginginig, na parang mga karaniwang tao na nakakita ng isang hari na namuno sa mundo, na likas na naghahayag ng takot. Imposible, ito ay dapat na isang smokescreen. Paano magkakaroon ng espiritual na lakas ang isang taong mula sa Sky Marshall Continent na mas malakas kaysa sa akin? Tama, dapat smokescreen. Emph, petty tricks. Ang Yin Yang Compass na ito ay maaari lamang pagsamahin sa espiritual na lakas. Pagkatapos mong pagsamahin ito, ang iyong tunay na anyo ay mabubunyag. Kung ikukumpara sa pagkagulat ng mga tao, si Typhan ay tila hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, hindi siya naniniwala, hindi naniniwala na ang espiritual na lakas ni Shinju ay magiging mas malakas kaysa sa kanya, at hanggang dito. Siya ay naniwala, buo ang paniniwala na si Shinju ay gumamit ng isang espesyal na paraan upang lumikha ng isang napakalakas na ilusyon, na naging sanhi ng kanilang maling akala na ito ay espiritual na lakas. Ah! Tiningnan niya ang mga mata ng lahat na puno ng pagtataka, at ang kanilang mga mukha na puno ng pagkabigla. Ang sulok ng bibig ni Shinju ay kusang kumulubot, nagpapakita ng isang nasisiyahang ngiti, dahil ito ang gusto niyang epekto. Boom! Biglang, sa isang pag-iisip mula kay Shinju, ang espiritual na lakas na lumipad sa ibabaw ng kanyang katawan ay pumailang lang sa kalangitan na may maringgal na aura. Kasabay nito, isang nakakatalom na dagandong ang kumalat sa buong bulwagan, at sa sandaling iyon, ang espiritual na lakas ni Shinju ay naging hugis ng itim na dragon. Buzz 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 buzz.
Sa sandaling iyon, maging ang linyang compass ay nagsimulang manginig, na parang lindol, na parabang natatakot ito sa makapangyarihang espiritual na lakas ni Xingju, o parang nagdulot ito ng espesyal na ugong. Buzz. Tunit nang ang espiritual na itim na dragon na sumasakop sa tuktok ng bulwagan ay malapit nang lumipad patungo sa linyang compass sa ibaba, isang sinag ng liwanag ang kumislap mula sa compass, at muling lumitaw ang matandang lalaki noon. Hindi na kailangang makipagkompetensya, nanalo ka na. Matapos lumitaw ang matanda, direktang itinoon niya ang kanyang tingin kay Xingju. Siya ay talagang nagsalita, at ang kanyang mga salita ay labis na ikinagulat ng lahat. Ano ang sinabi mo? Naglakas loob kang ideklarang natalo ako nang hindi man lang nakikipagkompetensya. Napaharap sa paghatol ng matanda, ang kaninang kalmadong mukha ni Taifan ay agad na naging abnormal na masama. Hindi na kailangang makipagkompetensya, masyadong malaki ang pagkakaiba. Ang iyong espiritual na lakas ay hindi pa umabot sa pangkalahatang antas, ngunit ang kanyang espiritual na lakas ay umabot na sa antas ng hari. Kung magpapatuloy ka, ikaw ay mag-iimbita lamang ng kahihiyan. Nang makitang hindi kumbinsido si Taifan, bahagyang itinagilid ng matanda ang kanyang ulo at nagpaliwanag sa paraang hindi alipin o mapagmataas. General level. Ano ang king level? Hindi ko alam, pero parang may malaking pagkakaiba sa dalawa. Hindi ko inaasahan na ang spiritual strength ni Taifan ay mas mahina kaysa sa mula sa Sky Martial Continent. Kung gayon, anong antas ang ating spiritual strength? Kung pag-uusapan, ang espiritu ng artifact ng Yin Yang Compass ay karaniwang tumatangging magsalita, kaya bakit ang dami nitong sinasabi ngayon? Hindi kaya ganoon kalakas ang espiritual na lakas ng batang iyon mula sa Sky Martial Continent. Ang mga salita ng artifact spirit ng Yin Yang Compass ay parang isang bigla ang pagpalakpak ng kulog bago ang isang bagyo. Nang pumasok ito sa tenga ng lahat, nagdulot ito ng marahas na bagyo. Ang lahat ng uri ng mga tandang ay umalangaw ng walang katapusan, at lahat ng uri ng papuri at talakayan ay maririnig ng walang katapusan. Maging si Xingju ay nabigla sa mga salita ng artifact spirit. Ikaw, nagbubuga ka ng kalokohan. Sa sandaling ito, ang galit ni Taifan ay masasabing umabot na sa limitasyon nito. Para sa kanya, ang artifact spirit ng Yin Yang Compass ay pinahiya lang siya. Higit pa rito, ang kahihiyang ito ay kinilala ng mga tao sa paligid. Paano niya ito matatanggap? Ang matandang ito ay hindi nagsisinungaling. Nagsasalita lang ako gamit ang aking lakas. Sa harap ng mga panlalait ni Taifan, walang pakialam na sumagot ang matanda. Isang artifact spirit lang ang nangahas na magyabang ng walang kahihiyan. Ang pag-iiwan dito ng buhay ay isa lamang sa kuna. Whoosh! Ang mga salita ng matanda ay walang alinlangan na lubos na nagpagalit kay Taifan. Isang hakbang pasulong si Taifan, at umalangaw-ngaw ang isang muffled sound. Ang kanyang buong pagkatao ay pumailang lang na sa langit. Ang kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao ay parang meteorite na nahulog mula sa langit habang siya ay bumaril pasulong sa isang nakakatakot na bilis. Ang kanyang target ay ang artifact spirit ng Yin Yang Compass, ang mala-espirito na matandang lalaki. Ang lakas ni Taifan ay hindi dapat maliitin. Sa oras na mag-react ang lahat, nakarating na siya sa harap ng Yin Yang Compass. Ang kanyang kamao, na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan, ay tumatama na sa ulo ng artifact spirit sa isang nakakatakot na bilis. Labis na naalarma ang lahat nang makita ang eksenang nasa harapan nila. Gayunpaman, wala silang kapangyarihang gumawa ng anuman dahil hindi sila ng ahas na kalabanan si Taifan. Gayunpaman, ang malatao na espiritu ng artifact ay malapit ng patayin ng ganoon na lamang. Maging sila, na nakakita ng hindi mabilang na madugong mga eksena, ay medyo hindi nakayanan. Gayunpaman, ito ang paraan ng mundo. Ang malalakas ay iginagalang, at ang mahihina ay biktima ng malakas. Ang mga may lakas ay mga hari, at ang mga walang lakas ay mga langgam. Sa harap ng mga eksperto, kahit na ang isang tao ay maaaring patayin sa kalooban, lalo pa ang isang pinong espiritu ng artifact. Whoosh! Gayunpaman, nang maisip ng lahat na ang artifact spirit ng Yin Yang Compass ay siguradong patay na, isang gintong liwanag na parang kidlat ang tumama sa kalangitan at lumitaw sa itaas ng Yin Yang Compass. Boom! Pagkatapos noon, umalangaw-ngaw ang isang nakakatalim na tunog. Isang alon ng hangin ang kumalat sa hangin, at ang pigirya ni Taifan ay sumasabog na umatras. Matapos ang dalawang beses na pamitik sa hangin, siya ay lumapag sa lupa sa isang medyo kahabag-habag na paraan. Ang biglaang pagbabago ay nagdulot ng labis na pagkaalarma sa lahat. Nang muli silang tumingin sa Yin Yang Compass, sila ay ganap na natulala. Natuklasan nila na may isang tao na nakatayo sa tabi ng Yin Yang Compass. Ang taong iyon ay si Xingju. Isang mortal mula sa Sky Martial Continent ang talagang pinilit na ibalik ang numero unong tao ng Iron Blood Continent. Ito ay ginawa sa kanila ganap na tulala. Kung sinabing mas malakas ang spiritual strength ni Xingju kaysa kay Taifan, matatanggap pa rin nila ito. Gayunpaman, kung kahit ang kanyang pisikal na lakas ay mas malakas kaysa kay Taifan, nahihirapan silang paniwalaan. Xingju, gusto mo bang makipagpalitan ng suntok sa akin? Matapos piliting pabalay ka ng isang suntok mula kay Xingju, ang orihinal na pangit na ekspresyon ni Taifan ay naging mas masama. Sa sandaling iyon, tila nawalan siya ng dahilan habang malakas na umungol kay Xingju. Masaya akong sasamahan ka, si Xingju ay lalong hindi natakot sa panunokso ni Taifan.
Sa sandaling pinili niyang umatake, hindi niya akalain na magtatapos ito ng mapayapa. Typhon, nakalimutan mo na ba ang mga patakaran ng Starfall Empire? Dapat ay malinaw na malinaw mo ang tungkol sa mga kahihinatnan ng pakikipaglaban sa pagitan ng mga mortal bago ang pagsusuri, tama. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang biglang umalangungaw. Pagtingin sa pinanggalingan ng boses, makikita ang isang lalaking nakahiga sa rehas ng pavilion sa malaking bulwagan. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lahat. Nasa katanghali ang gulang na ang lalaki, ngunit ang kanyang buhok na pinaghalong itim at puti, ay naging dahilan para mas tumanda. Gayunpaman, ang kanyang matalas at masiglang mga mata ay naglalabas ng aura na naging sanhi ng panginginig ng mga tao. Makikita na ang lakas ng taong ito ay hindi maliit na bagay. Bukod dito, hindi siya katulad ni Tio Pang, isang karaniwang tao na hindi pa nakikita ang mundo. Sa halip, siya ay higit na katulad ng isang dalubhasa na nakaranas ng daan-daang labanan.